I'm just waiting the kaka. I have a breast massage session with her first day. Actually, pumasok na siya kanina dito. Kukuhanin niya lang yung breast pump sa nursery room. And then, babalik yun. Ang sakit ng ano, masahin niya sa dede ko kasi kailangan siyang i-massage para yung gatas ma-stimulate. And actually, may gatas na ako. Sobrang tawag dito. Gahi kaya akong dede bansa. Tawag ano eh. Anong murag di siya makagawas. Kaya mura na siyang nagbato-bato. Ayun sabay. Basta gahi siya na siya ano, na siya gatas. Kaya lang hindi siya na ilalabas kahit nagpa-pump ako, konti lang yung nailabas. So meron akong kaya meron kaming tawag nito breast massage na sobrang sakit, hindi pa tapos, sinihintay ko pa siya, kinukuha niya yung ano, yung pump. And then yeah, kasali siya sa package ng ano dito, kasali siya sa confinement package. So, hindi ko pwedeng ibaba itong camera kasi I'm, ano, wala akong suot na pangilalim kasi nga, I'm having a massage. It's the face of 6-day postpartum. And this is Kaka. Hi. Ka, say hi to my vlog. Hi. It's exactly 11:30 and narinig ko na yung staff dito nagtatawag for lunch. Let's see kung ano ang ating lunch for today. So, ito yung lunch na inihanda nila. Three mommies kami dito, kaya tatlo yung meals. Ito siya, it's the pork, veggie, and the soup, oh, and fruits, and then 1 cup of rice. So that's my lunch for today, guys. Inom muna tayo ng tea. Medyo matamis yung tea. Masarap siya. Sabi ng mami na kasamahan ko, mas okay daw to inumin kaysa sa water para mawala yung hangin sa katawan. After delivery, mas prone tayo kasi sa hangin. Kaya siguro itong mukha ko, swollen siya after manganak. Kasi, hindi ko tawag nun. Medyo naging pabaya ako after panganak kasi nga 4 days ako nagbantay kay baby. So kailangan kong maghugas, mabasa yung kamay. Sa kanila kasi as in bawal mabasa yung kamay. So itong tea, ayan, itong tea na to, hindi ko alam kung anong tawag, specialized for bagong mga panganak na mommies. So yeah, try natin. Nakaubos ako ng ilang cup today. So every day meron silang sineserve na iba't ibang types of tea. And then different ano, lahi-lahi siya og benefits ba. So I just need to finish this para dili siya mabugnaw. Tapos isasama ko kayo sa baba. Kukunin natin si baby. Dalhin ko dito sa taas. Hello, baby. Let's go upstairs. Hello. Hey, open your eyes. Let's go up. They said you're going to eat, I mean drink milk at 7. Let's go in our room. I'm gonna put you on your bassinet, Nak. Ah, mom's working out. Huh? Climbing up the stairs. And mommy so get easily
get hangak-hangak si mami. Tinawa muna yan ni mami with her friends downstairs, right? Huh? 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 Dito muna yan kay mami. Dito muna yan kay mami mag loving-loving kay mami. Ay, sorry. Ay, did I disturb you? Okay, okay. Go back to sleep. Go back to sleep. When I'm to you. When I'm to you. Let's go to sleep, my sweet Chantal. When I'm, when I'm to you. Then, English version. Good night to you. Good night to you. Let's go to sleep, my sweet Chantal. Good night to you. Eh? Still not sleeping? Mommy's voice so bad. Okay, come to mommy, come to mommy. Come on. Carrying mommy. Oh, mommy's so andali lang niya patulogin. Yan, I mean, pakalmahin. Tapos matutulog na yan siya. Yan. Sandali ko lang sinayaw-sayaw. Bite-bite ang baby. Ayoko mo nang disturbuhin, baka umiyak. Now, I'm preparing to go down. Kukunin ko lang tong aking towel. Kasi meron akong massage ngayon, mga 11. Now is 10:58, so bababa na ako. Dala lang ako ng towel. And mamaya na ako mag-update kasi mali-late na. Let's go down. Nandito na ako sa massage room. Hinihintay ko pa si Kaka. Kaka means auntie or ate. Ano kasi siya? Malaysian. Local Malaysian. Malay. So, ito yung massage room. Siya din pala yung nag-ano sa akin, nag-breast massage on my 4th day or 5th day yata ng ano ko. Ng postnatal breast massage para ma-stimulate yung gatas. So, today is my 12 days postnatal. So, dito, pag 12 days na after panganak, meron kang massage. It's free na sa ano, sa confinement center. I think one time lang. But then, up to you if you want to continue. Sabihan mo lang si Kaka, tapos magbayad ka lang sa kanya, parang package. So I think for me, later on na ako mag-decide kung ano, kung magpapa, tawag dito, kung ipadayo na ako ang package, depende later, but I think I need to have 10 times massage kasi nga, parang murag ng hupong ko ba after panganak. So sabi nila ano daw yun, hangin sa katawan. So kailangan siyang mailabas. For now, I'm waiting for Kaka. I think she's coming already. So magpapamassage na muna ako. Tapos na ako nagpamassage. Meron silang nilagay dito na something herbal yata na para mawala yung hangin. And super super relaxing experience yung massage with the Kaka. As what I said, yung Kaka na nag-ano sa akin, nag-breast massage para ma-stimulate yung gatas. Siya din yung nagmamassage sa mga mommies dito sa confinement center. And then, iba, kakaiba yung massage niya kasi traditional siya na massage for the mommies na bagong panganak. So, sabi niya 30 years na daw niyang ginagawa yun, yung pagmamassage sa mga mommies na bagong nanganak.
super ano, relaxing kasi 'di ba nahirapan akong after kong manganak, yung pinaka nahirapan ako is yung gumalaw, masakit kasi yung parang puwitan ko sa likod, yung parang end ng backbone mo, spinal cord. Diba yung pinakadulo na parang malapit na sa puwitan, yun yung masakit sa akin. So, nung minasahe niya, parang magic na nawala siya. Okay, andito na si Ate Christal from school, but it's now 10 ng gabi. Kasi umuwi muna sa bahay, nag punas, tapos kumain ng dinner at nag ginawa yung homework niya. So ngayon lang dumating. Okay, you go brush your teeth and then change your sleeping shirt. Then we're going to sleep na. Bye-bye. Tomorrow is another day.